What's up guys? Upog TV here. Sabi nila, ang bahay ay ang lugar na dapat mong balikan. Kaya nga may katagang home sweet home. Maging ito man ay isang simpleng kubo sa tabi ng beach, isang lumulutang na bahay sa karagatan, bungalow o kahit na isang treehouse lang. Habang ang ilan sa atin ay may mga magagandang tradisyonal na bahay, ang ilang mga tao ay nakaisip ng napakamalikhaing disenyo sa paggawa ng kanilang mga tahanan. Sa episode na ito ay ipapakita ko sa inyo ang 10 kakaibang bahay na ngayon mo palang makikita. Pero bago yan, kung bago ka pa sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe button at ang maliit na kalembang para updated ka sa mga bagong videos natin. I-try din natin na umabot ng 500 likes ang video na ito. Number 10, The House on the Rock. Ang una sa ating listahan, ang kakaibang bahay na nasa gitna ng tubig, na nakatayo sa isang bato. Matatagpuan ito sa Drina River sa Serbia. Nakilala ito dahil na-featured na ito sa palabas na National Geographic at Daily Mail. Ang kwento sa likod nito ay nagsimula pa noong 1968 nang ang isang grupo ng mga magkakaibigan ay nagdesisyon na magpahinga sa isang bato matapos mapagod lumangoy sa Drina River. Agad nilang naisip na magtayo ng isang bahay sa tuktok nito. Talaga namang nakakapagtakang isipin na kung bakit naisipan pa nila na magtayo ng bahay sa gitna ng tubig sa halip na sa gilid na lang ng ilog. Pero sa kasalukuyan ay isa ito sa pinakamahalagang lugar sa Serbia. Number 9, Carrot House. Ipapakilala ko sa inyo ang pinakamakipot na siguro na bahay na makikita mo. Ito ay ang Carrot House na binuo ni Jacob, isang Polish architect. Ang bahay niya ay may lawak na 122 cm ang haba sa pinakamalawak na punto nito. Huwag kayo papalin lang sa labas na itsura nito dahil ang bahay na ito ay makitid, ngunit ang katangian nito sa loob ay nagbibigay ng interesante at talagang space efficient. Ang lahat ng kagamitan sa kanyang bahay ay perpektong pinasadya upang magkasya sa bahay niya. Mayroon itong study room at pag-akyat mo naman ay makikita mo ang bedroom. Sino mag-aakala na ang maliit na espasyo tulad nito ay pwedeng gawing bahay? Naging isang landmark din ito sa mga turista para sa mga nagpupunta sa lungsod na ito ng Poland. Number 8, The Hobbit House. Kilala na siguro natin ang mga bahay na may ganitong disenyo, lalo na't napapabilang ang mga ganitong bahay sa pelikula ni J.R.R. Tolkien tulad ng Lord of the Rings. Sa sobrang sikat ng bahay na ito ay may mag-asawang nagpatayo ng bahay na may katulad na disenyo sa bahay ng mga hobbit. Ito ay matatagpuan sa Wales, parte ng Great Britain. Binuo nila ang inspired house na ito sa loob lamang ng 4 buwan. Katulong ang mga kaibigan at pamilya. Gumastos sila ng less than $6,000 upang buuin ang eco-friendly na bahay na ito gamit ang oak tree at semento. Pagmamayari ito ng Dale family. Ito ay may solar panels at ang tubig na pinagkukunan ay mula sa malapit na ilog. Sino ba naman ang hindi papangarapin na tumira sa ganitong disenyo ng bahay na parang nasa isang pelikula at talagang malapit sa kalikasan? Number 7, The Glass House. Ano siguro ang iyong mararamdaman kung nakatira ka sa imbis ng mga simentadong pader ay puro salamin lang na talagang aalalahanin mo ang iyong privacy? Ang nakakatuwa at kakaibang ideya ng bahay na ito ay dinisenyo ng architect na si Soyu Fukimoto na itinayo sa Tokyo, Japan. Saan ka nga naman ba makakakita ng kakaiba at nakakatuwang bahay katulad nito? O diba, para kang nasa isang modernong treehouse. Kilala ang bahay na ito sa tawag na House NA at talagang makikita ng mga kapitbahay o ang mga dumadaan ang lahat ng iyong gagawin. Kung kaya't talagang kapansin-pansin ang bahay na ito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon tumira dito, ay susubukan mo ba? Alamin namin sa comment section below. Number 6, Falling Water. Ito ay isang lugar sa Pennsylvania kung saan may nagpatayo ng isang bahay sa isang aktibong waterfall. Itinayo ng isang arkitektong nagngangalang Frank Wright sa ilalim ng pagmamayari ng Kaufman family. Bago ito maging bahay ng Kaufman family
ay isa itong abandonadong summer camping site kung saan nagpupunta ang Kaufman family tuwing holiday. Hanggang sa maisipan nila na tawagan ang arkitekto na si Wright at patayuan ng bahay na kung saan idinisenyo na parte pa din ng kalikasan at minapangalagaan pa din ang mga puno sa paligid. Kung kaya't isa ito sa kinokonsiderang UNESCO World Heritage Site. Number 5. The Airplane House. Pangarap mo bang sumakay sa isang eroplano? E papaano kung ang pangarap mong sumakay sa eroplano ay panghabang buhay mong mararanasan? Ganito ang masasaksihan nyo sa ating number 5 video, na kung saan ginawang bahay ang isang eroplano. Ito ay nasa gitna ng rainforest ng Costa Rica at may 2 bedrooms. Marahil malamang ay aasahan mo na kung ganito ang bahay mo ay maraming mga bintana. Ito ay pagmamay-ari ni Bruce Campbell. Siya ay namamalagi dito ng kalahating taon at ang kalahati naman ay sa Japan, na kung saan balak niya din magkaroon ng bahay na eroplano. Base kay Bruce ay kasalukuyan pa ding work in progress ang eroplanong bahay niya. Number 4. The Clock Tower House. Susunod sa ating listahan ang bahay sa loob ng isang clock tower na matatagpuan sa isa sa mga pinakakahangahangang lungsod sa Estados Unidos, ang Brooklyn, New York. Ito ay isang penthouse na may lawak na 650 square meters. Ang penthouse ay ang mahal na version ng apartment na makikita mo sa pinakatuktok ng isang gusali. Ito ay isa sa pinakamahal na naibentang bahay sa buong Brooklyn. Noong 2010 ay may presyo ito na $25 million, hanggang sa binabaan ang presyo nito at naibenta sa halagang $15 million. Sa loob ng orasan na ito ay makikita mo ang tanawin ng Manhattan, Brooklyn. Malalate ka pa kaya kung nakatira ka sa kakaibang bahay na ito? Number 3. The Flintstones House. Marahil ang ilan sa atin ay nakapanood na ng The Flintstones. Isang tagahanga sa palabas na The Flintstones ang naisipan na ihalin tulad ang bahay niya sa cartoon series na ito. Makikita mo ang bahay na ito sa Hillsboro, California. Talaga namang natatangi ang itsura ng bahay na ito sa mga kapitbahay, lalo na't kilala ang California sa mga nagagandahan at mahal na bahay. Mayroon itong mga dinosaur statue at mga karakter na mula sa The Flintstones. Base sa mga kalapit na residente, ay gusto nilang ipatanggal ang mga dinosaur statue dito dahil hindi daw nababagay ang bahay na ito sa mga kalapit na residente. Ngunit ang may-ari na nagngangalang Flores Fang ay gagawin ang lahat upang mapanatili ang bahay na ito kasama ang mga dinosaur, lalo na't magandang attraction ito sa mga dumadaan. Number 2. The Floating Seahorse. Ang Floating Seahorse ay isang lumulutang na bahay sa baybayin ng Dubai. Ito ay nasa isang pangkat ng mga isla. Ang sino man na tumira dito ay talagang ma-enjoy ang kalmadong dagat. Habang ikaw ay nagkakape sa napakagandang bahay na ito, ay makikita mo sa ilalim ang napakagandang marine environment na para ka talagang nasa ilalim ng tubig. Napatunayan na isang tagumpay sa merkado ang bahay na ito. Kung ikukumpara mo ito sa Ark Up na naitampok natin sa isa pa nating video, ay siguro para sa akin ay mas maganda ito. Ito ay nagkakahalaga ng $12 million. Number 1. The Egg House. Ang Egg House na ito sa Beijing, China ay isang kakaibang arkitektura tugon ng may-ari sa pagtaas ng presyo ng real estate sa China. Noong hindi makahanap ng abot-kayang bahay ang may-ari ng Egg House, siya ay naghanap ng maliit na espasyo at ginawa ang kanyang natatanging bahay. Gumastos siya ng halos 40,000 pesos para mabuo ito na may solar panel. Ito ay gawa sa kawayan, iron wire, sandbags at plexiglass at inabot ng 2 buwan upang buuin. Alin sa 10 kakaibang bahay ang pinaka nagustuhan mo? I-comment down below. Maraming salamat mga Kaupaug TV